Praise God po, man of God, si ate naman po'y taga Makati. Isang linggo lang po siyang nakapanood sa telebisyon. Siya po'y kinukulam ng 10 years. May tinanggal na po na live wire, may tinanggal na bubog, at kung ano na pong tinanggal ng almost 20 plus na espiritista at magagamot ang humawak sa buhay ni ate. Pero siya daw po'y nakapanood, 1 week ago lang, nagdesisyon pumunta dito. Purihin ang Diyos na buhay, damang-dama niyong overhaul ang kagalingan na dama po niya kanina nung siya'y nag-forward. Grabe. So, sabihin, kinulam kayo, may namalabas na bubwire sa likod ng katawan niyo? Pumunta po ako sa mga manggagamot, may tinanggal silang mga bubwire, mga karayo, mga bubog, ganyan, mga basahan, ang dami-dami. Tapos mamaya na naman, pag natanggal nila, tapos after 3, 4, 5 days, pupunta na naman, meron naman pong masakit. Tapos babalik na naman ako, ganun po, ganun po ang nangyayari. Magkano bayad? Yung ano po, yung naggagamot po, eh ano, yung kung magkano po ang gusto mo, yung donation lang naman po. Magkano dinonate nyo? Minsan nagbigay ho ako 5,000, 3,000, ganyan, 2,000 pag may pera. Grabe yung donation niya. Tapos mamaya na naman po, pupunta naman ako sa ibang manggagamot. Ito po, binigay po sa akin. Ano naman yan? Kaya meron. Ito po. Tinan ko nga po, pakihubad nyo nga. Ito po, doon sa Nai, Cavite. Sa Nai, Cavite, ano naman to? Ito po, si Jesus daw, parang ano po, siya daw po, ang ano, parang hindi na ho ako, ano. Hindi kayo tabla ng ulam. Naniniwala naman kayo si Jesus to. Ayun po, eh ano, ako naman po sa gusto kong gumaling, eh syempre, kinuha po ito. Ito naman po, 3-5 lang naman. Pagkatapos 3-5? Eh, opo. Tapos mamaya, tapos magdasal, tapos 3-5 ulit, ganun po. Pagkatapos mamaya, kung hindi ho ako makapunta doon sa kanila na magdasal, kailangan sila na ang magdadasal, kaya magbayad na lang ako ng 3-5 ulit. Grabe. Sipin niyo po yan, 3-5 na yun. Huwag din nakapunta ron, ipagdadasal na lang siya kasi hindi siya madasal ang peso na yun. Another 3-5. Kaya pala magaganda po yung nature ng mga espiritista at albularyo. Kasi may papagawa po sila ng nature sa sementeryo. Kasi marami nakuha ang 3-5. So hindi ko po kayo masisi kasi gusto niyong gumaling eh. Pero ngayon, ano pong nangyari sa isa kakapanood niya ng telebisyon at saka sa lugar na to? Yeah, kaya pumunta na po ako dito po, agad-agad. Isang linggo po ako nanonood ng TV. And then sabi ko, ay naku, doon na lang tayo, parang wala na lang ito, sabi ko po. Kaya dito na po ako at ngayon, hindi na ako sumasakit yung likod ko, naitataas ko na po yung kamay ko. Sabi ko po, isang yung ulo ko parang may tumutuso, wala na po. Naubos ni Jesus lahat. Thank you po sa... Pagkatapos, wala pa kayong binayad? Yun na nga po, kaya napapaiyak po ako. Kasi magaling na po yung pakiramdam ko po. Salamat po sa Panginoon kay Jesus. Kipin niyo po yun. Nakakadurog po ng puso. Ang dami nagsamantala, pero hindi gumagaling. Ito, ubos yung sakit lahat, walang binayad, kahit isang pera. Eh, television na naman po ito. Mukhang lahat ng lumapit dito mula kanina ngayon, puro TV. So ngayon, di ho pa rin nyo na yan. Opo. Kasi wala naman eh. Suli nyo na lang yun ito, bawihin nyo na yung 3-5 nyo. Okay lang. At least wala na ako nararamdaman na mabigat ngayon po. Kaya dito na lang po ako palaan. Saan kayo sa Cavite? Sa Imus po. Sa Imus. Magkano na ubos nyo sa mga albularyo na yan? Malaki na po, kasi minsan mag-arigla po ako ng sasakyan, 5,000. Minsan, 2 araw, mag-hotel pa ako. Grabe. Araw, para lang po ako bumaling. Ganun po yung nangyayari sa akin for how many years. Di biro. Buti hindi kayo naubusan ng pera. Nauubusan na po eh. Wala na pero po sinisingil pa rin kayo na albularyo kahit ubus na pera nyo. Minsan po, eh, tumatawag po ako, tinatanong ko po kung bakit masakit na naman ho yung likod ko. Sabi, kailangan makapunta daw ako doon para gamutin ako. Panibagong bayad. Pero hindi na ho ako pumunta kasi nakita ko na ho sa TV. Nanood ako ng 1 week. Tinan nyo ito, mga minamahal, ha? Ngayon yung gusto ng Lord na huwag natin kalimutan. Ang daming nangangailangan, si Jesus lang ang pag-asa sa pamamagitan natin. Kapag hindi tayo nalalangin, nag-ayuno, nagbigay, kawawa po sila. Tingnan ang tagal po itong pinagpirahan ng mga albularyo. Tagal, nag-hotel pa para lamang makapunta sa albularyo. Nag-aarila pa ng jeep. Kada gamot, 3-5. Binigyan siya ng ano, butiki po atay na dyan eh. Hindi po, ito po yung binigay sa akin
Oh, pero wag po kayo sa akin magagalit, ha? Hindi naman si Jesus to. Butiki ito, eh. 3-5. Parang hindi na daw ako makulang. Eh, kaso, eh, hindi naman kayo gumaling, eh. 3-5. Ikaw. Kaya tinalihan ko na lang po ng ano. Palakpakan po natin ang Diyos. Neo, sino ka? Ito, magkano naman to? Ano lang po yan? Mga 1.5. Ikaw, 1.5. Kasi laki ka ng ipis, 1.5. Ikaw kasi laki ka ng buti, inahuli sa kisame ng basahan ng tubig, 3.5. Ano na naman to? Ano naman po yan? May tali po ako sa ano, sabi lagyan ko daw po ng ano, ng lagyan ko yung parang ano daw. Magkano naman yan? Hindi, hinubad nyo. Kung saan nyo naman pong hinubad, wala naman nagpapahubad sa inyo, eh. Doon na lang mo sa ano, pag hindi nakikita. Kung saan niya naman pong ginagawa, wala naman nagpapatanggan. Eh, libre naman yan. Donasyon lang po. Magkano naman? 1,000. 1,000! Pati tali, 1,000! Grabe! Kaya tayong lahat, mga Living Legends people, kahit sa kayo pumunta, magpagaling kayo. Tama na yung pandaraya ng mga kampo ng Diablo. Amen! Palakpakan natin. No. Pati tali! 1,000. Tapos may binigay po sa akin na ilagay ko daw ko doon sa may, ano, sa may pinto ng bahay. Ano naman yun? Ewan ko po basta yung si Jesus daw ko yun. Tapos may mga drawing. Tapos nagbigay ko ako ng 8,500. 8,500! Tingnan niyo po ako, ha? Tingnan niyo po ako. Ito pong lahat ng ito. Pati po yung nakatali sa katawan niya at kinabit po sa bahay, siya po yung access ng mga albularyo, espiritista at masasamang espiritu sa buhay niya. Kapag siya po yung may dinaramdam, doon siya nagpupunta. Kita niyo kung paano siya nirescue ng Diyos? Kaya malaya na po kayo. Ano pong pangalan niyo? Marilu Soriano. Malaya na po kayo. Thank you. Malaya na po. Malaya na po kayo. Ang sino mong pinalaya ng anak, malaya na. God bless po. God bless po. Come to Jesus today in humility, with humbleness of heart. Kasabay po ng Espiritu ng pagsamba. Pray this with me. Father God, salamat po sa gitna ng mga kasalanan ko at pagiging makasalanan ko ay minahal mo pa rin ako. Salamat po sa marami ko pong pagsuway at pag-aalinlangan ay tinatanggap mo pa rin ako. Patawad po sa lahat ng kasalanan ng nagawa ko wala pagkabata. Tawad po na nilagay ko aking pagtitiwala sa mga albularyo, espiritista, fake healer, pyramid healer, psychic healer, tarot reader, horoscope, toning, spirit of the glass, at hula. Tawad po, higit ko pang pinahalaga ng tradisyon, sabi-sabi ng mga tao, at kinaugalian kaysa sa iyo at sa iyong mga salita na puno ng kapangyarihan upang ako'y iligtas, pagalingin, pagpalain, at palayain. Eto po ako, nagbabalik loob, buong puso, na nagpapakumbaba. Patawa din po na aking mga lungkot, hinanakit, tampo,
pagsisinungaling, pagmumura, sama ng loob at abag sa sarili. Tawa din po kung ako po ay nanirampuri. Nag-alimura ng aking kapwa. Gumawa ng kahalayan, kagaya ng pangalo niya, pakikiapid. Tawad po kung ay na-involve sa bawal na gamot at anumang bagay na labag sa lituntunin mo at sa iyong makalangit na batas. Panginoong Hesus, pumasok ka po sa puso ko ngayon. Tinatanggap kita bilang personal kong Diyos, manggagamot, tagapaglitas ng aking buhay. Hugasan mo ko ng iyong banal na dugo. Tanggalin mo ang kalikasang makasalanan. Palitan mo siya ng iyong kalikasan na siya kong buhay na walang hanggan. Mula ngayon, ikaw na ang masusunod. At susunod ako sa iyo bilang tapat mong alagad hanggang sa iyong muling pagbabalik. Maglilingkod at mamahalin ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa at buong pag-iisip. Salamat po sa biyayang nasampungan ko sa iyong harapan, sa iyong pag-ibig, sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, sa iyong banal na dugo na buhos para dalhin ako sa kapatawaran ng aking mga kasalanan, buhay na walang hanggan, at karapatang maging anak ng Diyos. Salamat po sa iyo pong kadakilaan. Anak na ako ng Diyos. Ligtas, malaya, magaling, at pinagpala. Magpapakatapat ako sa iyo. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. So ano man po ang inyo pong sakit, ang inyo pong karamdaman, isang bagay po ang sigurado. Kayo po ay gagaling. Dahil sa kanyang mga sugat, kayo po ay magaling na. Pinawawalang bisa ako mga cancer na yan, goiter, leukemia, myoma, high blood, epilepsy, sakit sa buto, sa bato, sa baga, sa bituka. I rebuke you. I reject you sa buhay nila. Diabetes, mataas na air pressure, eye pressure, mataas na blood sugar. Inutosan ko maging normal ka. Ugong sa tenga, I rebuke you in Jesus' name. Hypertension, mataas na cholesterol, I rebuke you. Sakit sa puson, sa dibdib, I rebuke you. Bato sa bato. Bato sa abdomen, mamatay ka, malusaw ka. Hepatitis A to B, I rebuke you. Be clean now in Jesus' name. Lungkot, pag-aalala. Hinalangit sa mga nalab, takot. Espiritu ka, I rebuke you in Jesus' name. Espiritu ka ng kabaklaan, katomboyan, kalasawang kahalayan, drug addiction, I rebuke you in Jesus' name. Espiritu ka ng bankruptcy, espiritu ka ng pangungutang, you are a spirit, you are a bondage, I break you and I rebuke you. Iwanan mo silang lahat in Jesus' name. Pinawawalang bisa ako ang anumang orasyong kulam, barang na tinapon sa inyo ng sinumang tao. Pinapatid ko ito, dinideklara ko, powerless ka, useless ka na, sa ilalim ka ng paa namin, nalupi ka ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, sinungaling ka, wala kang power, I rebuke you in Jesus' name. And Father God, as I stretch my hands, I ask Lord, touch every sick people now. Heal them now. Ang mga butas na puso ay masaran ka, ang malaking puso ay maging normal ka. In the name of Jesus, leukemia, I rebuke you. At mga dugo mo yung maging normal. Ang mga duling, inutusan ko yung cornea mo, retina, pupil mo, maging normal. At ang tingin mo ay maging maayos. Now, in the name of Jesus. It's done. Ang mga matang bulag, bumukas ka. Ang mga tengang bingi, bumukas ka. Ang mga pipi, magsalita ka. Kaya yung mga nasa wheelchair, I rebuke the spirit of paralyzed. Go! Iwanan mo ang kanilang katawan, ang kanilang talampakan, arthritis. I rebuke you in Jesus' name. And I command you, come out of the wheelchair, walk, praise God. And I decree, lahat na may sakit at karamdaman, you are healed, you are whole. In Jesus' name, amen.